Mayor, Araw lang dito. gandang Sir araw, Mayor. FIB, gandang araw po. Kumusta, Mayor? Malungkot po, Sir FIB, kasi namatay po yung si Director Itachi. Nawalan ako ng importanteng tao. Oo nga, Mayor eh. Condolence, Mayor. Salamat po, Sir FIB. Kawawa naman si ano, Director Itachi. Opo, napakagaling pa naman po ng FIB. Oo, Mayor. Pinag-training ko nga sila nung nakaraan eh. Ay, pinag-drill. Sinama ko sila at maganda naman naging performance. Tsaka wala akong nare-receive na mga negatibong mga kung ano-ano tungkol sa kanya. Opo, kaya talagang hinayang po ako sa pagkawala niya, Agent. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pero syempre, hindi po matatapos lang doon. Kailangan umusad. Actually, may napupusuan ako kung ibalet sa na magiging director sana, Sir Agent. Sige, Mayor. Sino ba yan? Si Sir Jugo po sana. Gusto ko po siyang pakilala sa'yo, Sir FIB. Okay. Sige lang, Mayor. Sir Jugo. Mayor ah. Sir FIB. Ikaw sana i-assign ko bilang director dito sa BMCPD. Tatanggipin ko yan, Mayor ah. Sige ipagpapatuloy ko yung yapak ni Director Itachi. Bilang maging maayos na director. Ayan po, Sir FIB. Siya po yung gusto ko sanang italaga bilang director dito sa BMCPD. Sige, Mayor. I-check ko lang, Mayor, yung kanyang ano, qualifications. At sure kapag okay naman, na-approvean ito ng FIB at siya ay makakapagsimula na sa kanyang bagong position. No problem po, Sir FIB. Sige, Mayor. Excuse us, Mayor. Kakausapin ko muna siguro siya. Okay po. Go ahead. Tara dito, Sir. Ano ang due process, sir? Due process. Sir. Aalalahan ko lang FIB. ito na FIB na alala ko na. Lahat ng individual rights, sir, may tamang proseso, sir. Okay, sir. Ano lang naman yan, sir? Basic question, syempre, para sa ating magiging bagong police director dito sa PMC. Yes, sir. Congratulations, Director Jugotic. Thank you, Agent. Ipapaayos ko na rin na Director ang iyong magiging sahod. So, Director. Sir, magandang araw, sir. Magandang araw, ano? Sir. Sir, pwede ba magreklamo, sir? Reklamo? Tungkol saan ang reklamo, sir? Meron tayong mga police. About dun sa bagong director, sir. Ganun ba, sir? So, yun yung mga didiretso, sir, eh. Dito tayo, sir. Sir, ako rin po, agent, sir. Dito tayo, sir. Reklamo sana ako, sir, eh. Ano pangalan mo, sir?
Miss ko lang po, sir. Tingin ang ID natin, mechanic. Sir. Miss ko lang po. Ay, ikaw naman, sir. Nestrin Miller po. Tingin ang ID natin, sir. Ito ba'y parehong reklamo ito? Yes, sir. ID naman magkaiba. Ay, magkaiba? Sa akin, sir. Ano, iba? May magkaiba. Sige, isa-isa lang, sir. Ha? Maaari ka muna makaupo doon, sir. Oh. Sa upuan. Sige po, sir. Sige, sir. Wala naman nakakarinig sa atin. Kasi, sir, nung isang araw, sir, pinasok kami doon sa Venice, nung Director Itachi, pati kasama si Jugo, sir. Uh-huh. Hinaharas kami doon sa loob, sir. Di ba, sir, private property yun. Dapat, kung magkakapkap sila, doon sa labas, kami, sir, payag naman kami magpakapkap. Basta doon kami sa labas. Kailan nangyari yan, sir? Before martial law or ito na, martial law? 2 days ago, sir. So, martial law na, sir? Oo, sir. Kami, magpapakapkap naman kami, sir. Bigla akong pinasasan ng Jugo ng walang ginagawa, sir. Tapos dito, pagdating dito sa PD, sir, sa kulungan, ako, sir, may mga nasabi rin naman akong hindi maganda dahil sa ginawa niya. Ang ginawa sa akin, sir, binatuta ako hanggang mawalan ako ng malay, sir. Tapos yun nga, sir, buti na lang nagamot ako ng magaling na doktor, sir, na Amerikano. Meron kang medical records yan? Sinong doktor kaya ang makapagbigay sa atin ng proof na nagamot ka niya? Sila siguro, sir, sila Doc Sun Yang. Doc Sun Yang. Saan ka ginamot, sir? Doon sa Amerikano na lang. Sir, bigla na lang ako nagising, sir. Nagising? Saan ka nagising, sir? Sa nagamot tata ako, sir, ng Amerikano, sir. Bakit? Paano mo nasabi, sir, na Amerikano nagamot sa'yo? Sir, pagkagising ko, andun ako sa may sa may ward Walang doktor na sa tabi mo? Walang doktor na sir, oo. Hindi kaya yung mga doktor doon, sila Doc Sun Yang, Doc Morgan, hindi kaya sila, sir? Hindi, sir, hindi sila yung nakita ko nung... Sinong witness natin dyan, sir, sa nangyaring yan? Ang sabi, sir, nakausap ko si Sir Chivas, tinanong niya daw kung ano nangyari. Mali daw ata yung sinagot sa kanya, sir. Nung Jugo. Sir Chivas? Alam niya ang nangyaring to? Tinanong niya lang, sir, bakit ayun niya. Anong tinanong, sir? Ikaw ang tinanong? Nagreklamo ka na dito, sir? Hindi, wala akong tiwala sa mga pulis dito, sir, kasi medyo may mga nakikita rin kaming madudumi sa kanila, sir, na ginagawa. Pinatuta. Okay, sir, pwede natin siyang kausapin, sir. Sige, sir. Kaya mo ba makipag-usap sa akin siya ay ginakaharap, sir? Oo, sir, kaya ko, sir. Sige, sir. Sige, sir, may operasyon natin sila, so hintayin natin, sir, na makabalik. Sige, sir. Okay, sir. Sige. Kausapin ko rin itong isa, sir. Yung nangyari din, sir. Chivas. So, pwede natin patawag, sir, kung siya ba ay, kung siyang parang tinuturo mong nakakaalam ng pangyayari. Siya yung sinumbongan ko, sir. Sir Chivas lang. Okay, sir. Sige. Sige, sir. Andyan pala si Director, di naman pala umalis. Tara, kausapin na natin. Sir, yung reklamo mo mamaya na, sir. Ha? Sige po, sir. At nandito naman si Director para ma-settle na namin itong isang reklamo, sir. Apo. Mayroon kasing dito, Director, nagre-reklamo sa akin tungkol sa'yo. At ito daw ay tungkol sa pagpunta niya sa Venice at na bigla mo na lang daw siyang pinusasan doon. Agent, utos lang sa akin. Director? Utos lang sa akin ni Director yun, agent. Sir, wala namang sinabi. Dahil... Wala namang utos doon, sir. Sir, pagkasalitain muna natin si Director. Dahil, agent, wanted siya noon, agent. Anong kaso, Director? Sa kasong...
Attempted murder. Attempted murder. Yes, agent. Actually, sumugod sila nun sa sa PD. At habol na yung buhay ni Mayora, agent. At ilang beses na rin sila, agent, na ilang beses na rin sila, agent, na wait lang, agent, ang iisara. Ilang beses na rin sila, agent, na nagtangkang pumatay kay Mayora, agent. So may kaso siya, Rector, yes, agent. At attempted murder. At wanted siya. Yes, agent. Kaya nung nakita mo, Director, ay pinasasang ko na, agent. Okay. Pwede ba magsalila, Director? Ah, pwede, sir. Sige, eh, sir, sir. Nung, ano, hindi mo naman ako kilala ng sir kasi nakamaskara ako. Sir, paano mo ako makikilala, sir, kung nakamaskara ako? Wala kang maskara nun, sir. Sir, may maskara ako nun, sir, kahit tanongin mo yung mga kasama ko nun. Ah, yung nag-search yan ba, sir? Sir, syempre, sir, pinakapkap yung ano mo, sir. Man nga akong ani, pinasasan, di mo ako kinapkapan, sir. Negative, sir. Kahit tanong negative natin kay Director, yun, sir. Kasama ko nun, sir, si sila Officer JJ, sir. At Officer Baldo. At sir, si dalawa lang kayo nun, sir. Negative, sir. Dun. Pwede nyo tanongin, sir, negative, agent, sir, yung mga kasama ko dun. Pwedeng sabihin nala, syempre, kakampihan ko nun, sir. Bakit, sir? Tanong ko, sir. Ilang beses na kayong sumugod dito sa PD, sir? At ilang beses namin kayo nahuli, sir? Sa tuwing habol nyo ang buhay yan, ni Mayora, sir? Hanggat hindi ako nai-hearing, sir, ano ako, malinis yung konsensya ko, sir. Malinis ang konsensya, sir? Ilang beses yung pinagtangkaan ng buhay ni Mayora, nakakalimutan mo, sir? Ay, sir. Nadamay lang ako din, sir. Negative, sir. Pinaputukan mo kami, sir. Pinaputukan, paanong sir? Nadamay yun, sir? Paano mo nalaban na pinaputukan ka, sir? Ha? Sir? Siyempre, napabagsak ka namin, sir. Nadamay lang ako din, sir. Paano alibay natin, na lang yun, sir? Ano, sir? Sabi mo, sir, sabi mo, Director, wanted siya. Anong, paano natin na determine na siya ang sumugod dito, sir? Agent, napabagsak namin siya, agent, and then na-search siya at na-kumpiskahan, agent, and di pa kasi natapos yung putukan ng agent, eh. Okay. Ibig mo sabihin, Director, na na-check yung kanyang ID? Yes, agent. Actually, agent, ilang beses na rin sila tumakas dito sa PD, agent, sir, eh. Sir, paano mo naman nasabi? Sir, tumakas, nakita, sir, kayo nila office nila, son, sir, Director, na may sumundo, sir, pa diyan sa inyo sa likod. Sir, edi sana, sir. Sir, hinabol kayo, sir. Hinabol kayo, sir. Di na kayo inabutan, sir. Ako po, sir. Ilang beses na rin kayo na-wanted, sir. Ibig mong sabihin, Director, tumakas sila mula dyan sa selda? Yes, agent. Nakakulong sila, na, tapos may nakitang lumabas, at pagtingin nyo dyan sa selda, wala na sila. Wala na, agent. So, sa madaling salita, may sumundo pang sasakyan. Sila nga yun, at wala nang iba. Yes, agent. Actually, agent, lumang beses na yun, nahuli sila, agent, na... Uy, naku po. Ano, agent, eh? Na nagtangkang pumatay kay Mayora. Beses, sir? Sunod-sunod ang pagsugod nila sa PD nun, agent. At alam ni Mayora yun, agent. Medyo hindi ata tayo nagsasabi ng totoo dito, sir. Sir, pwede mong sinisiraan mo ako, sir. Bakit kita sisiraan, sir? May mga witness ako, sir, din sa nangyari sa Venice, sir. Mabuting tao ako, sir. Criminal ka. Mabuti kang tao, sir? Yes, sir. Kaya pala, sir, nung hostage ako na nakaraan, sir, wala kang ginawa. Kitang-kita mo yun ang hostage sa akin, sir, sa tako. Sir, nagkaputukan nun, sir. Paano kung ano, sir, nun, sir? Sir, nagkaputukan, sir. Wala kang ginawa, sir. Paano paano gagawin ko dun, sir? Ha? Siyempre, pulis ka, sir. Ano ba dapat ginagawa, sir, ng pulis, sir? Okay, sir. May mga kasama naman akong pulis nun, agent, eh. At nagkakaputukan nun, agent. Nagkakaputukan, tapos, yes, siya, sir, isang hostage? Sir, wala nang putukan. Hindi nun, ko alam, sir, nun, agent, eh. Kasi nangyari nun, may nagpuputukan dalawang panig. At, ayun, agent, nagkaputukan na kami nun, agent, nung nasa labas. Uy, at pinuputukan yung tigatako, agent, kaya nga hindi namin hinulo yung tigatako. Sir. At bagsak yung tigatako, agent. And then, tinanong namin sila, agent, yung nagamot na sila. Ayun nga, agent, may nahuli pa kami nun, agent, na isa, yung nakamiligan at tigatako. Ito ay kinasuhan, illegal possession of firearms. Pero ang issue kasi dito, sir, yung nangyari dun sa Venice at yung pagbatuta mo sa akin sa selda, sir. Yung pagbatuta ko sa selda ko, sir,
Bakit, sir? Tumigil ka ba sa pagsuntok nun, sir? Kahit binalaan na kita? Pinasok mo ako sa selda, sir. Pinasok mo ako sa selda, sir. Sir, pwedeng alibay na lang, sir. Haka-haka, sir. Haka-haka, sir. Eh, paano ka mga... Sir, pulis ako, sir. Alam ko ginagawa ko, sir. Eh, pulis ka nga, sir. Wala kang maximum tolerance, sir. Sir, tanong ko, sir. Nung pinapatigil kita, sir, tumigil ka? Bakit, sir? Pwede mo naman magdagan yung kaso ko, sir. Pwede mo kay taser sa labas, sir. Sir, madadown na ako, sir. Madadown, sir? Naipit ako dun, sir. Yes, sir. Sir, oh. Pwede mo akong i-taser sir, sa labas ng... Sir, madadown na nga ako, sir. Sir, sir, naipit madadown? Ako, sir. Wala naipit akong ginagawa ako. Sa'yo, sir. Sinusuntok mo ako, sir. Ay, sinusuntok, sir. Ay, yes, sir. Nakalaki yung selda, sir. Sinusuntok kita. Nakalak, sir. Asalog tayong dalawa pa. Ang weird, sir. Paano, sasabihin mo, sir? Paano kita susuntukin, sir, kung nakalaki yung selda? Ay, sir, pagtanggal ko pa lang sa poso sa iyo, sir. Ay, naku po. Agent, yun lang, agent. Medyo nagkakalabuan tayo dito, sa sir. Agent, madadown ka, wala akong ginagawa sa iyo, sir. Pagsasabi mo, sir. Mawala ka ng malay, sir. Yun lang, nagyoso agent. Ka, sir? Sa, agent. So, director. Pagtanggal ko sa poso sa kanya. Kaya mo agent. Siya binatuta ay sinusutok ka? Yes, agent. Sabi ko, agent, tumigil na siya eh. Tinitingil ko rin kasi yung pagbatuta ko, agent, pero patuloy pa rin siya sa pagsuntok. May nakakita sa nangyari niya? Actually, yan, agent, wala eh. Dalawa lang kayo doon? Yes, agent. Sir, paano ko siya masusuntok, sir, kung nakalaki yung selda, sir? Unless, pasok sa selda para batutain ako, sir. May patunay ka, sir? Sir, hindi pa papatunay, sir, na nawalan ako ng malay, sir. Sir, siyempre sir, pinagsusuntok mo ako sir. At ayaw mo tumigil sir. Paano kung hindi mawawala na malay sir? Tsaka pinagmumura mo pa nga ako nun sir. Pinagmumura kita sir? Oh, yes sir. Ka, sir? Oh, yes sir. Baka ikaw yung nagmumura sa akin sir. Sir. Director, ibig sabihin na nasa loob ka ng selda nun? Yes agent, pagtanggal ko ng posa sa kanya agent, ayun. Ayun na agent, pinagsusuntok niya na ako. Sir, di ba sir? Once na dinala ko dun sa selda, sir, lalabas siya, sir. Bakit ko siya susuntukin dun, sir, kung dadagdagan niya yung kaso ko, sir? Diba, sir? Okay. So, ganito, sir. Ito, tinitignan ko dito, sir, kung anong pwede natin ikaso kay Director Jugo. Una, sir, yung kanina, yung sinasabi mong pag-aresto sa'yo doon sa MEC dahil sa ikaw ay wanted. Wala tayong maikakaso sa kanya doon, sir, dahil wanted ka pala. Tapos, dito naman, sir, sa pagbatuta sa'yo, wala tayong nung ebidensya, ako, sir. Agent, nung nagamot ako ng Amerikano agent, eh, kinausap ako nila Doc Morgan na bakit nga daw ako, nakala daw kasi nila patay na ako. Eh, sinabi ko na lang, agent, okay, na sir. Nagamot ako na magaling. So, nawalan ka ng malay, pero asa ng doktor na magpapatunay nun, sir, nung panggamot sa'yo? Ayun nga, sir, yung ano dun. So, nila, Director Jugo, nawalan nga ng malay to, Director. Yes, agent. Anong ginawa mo nun, Director? Bakit? Dinala ko siya sa... Anong ginawa, agent? Ginawa mo after siya mawalan ng malay? Binuwat ko siya agent at dinala ko sa operating room at tumawag ako ng doktor agent. Tumawag ng doktor? Yes agent. Saan mo tinawag yung doktor? Nag-text ako sa hotline agent. Asan ang katawan niya nung siya wala ng malay? Doon na sa baba agent binuwat ko na. Hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataong layuan siya, Director? Actually, agent, yung pwesto namin nun, agent, nandun ako, agent, ipit na ako. Hindi na ako makaano ng ano nun, agent, eh. Hindi ka na makaano. Tsaka sir, wala rin akong mahabog na taser nun, agent. Sir, meron ka nun, sir. Paano mo nalaman, sir? Meron ka sa ano nun, sir. Paano mo nalaman, sir? Ha? Tanong ko, sir, paano mo nalaman, sir? Kahit wala, sir. Sir, kung may hawak akong taser, sir, tinaser na lang kita at lumabas ako sa selda, sir. Eh, syempre, sir. Eh, gusto mo akong patayin, sir. Eh, kaya ganun, eh. Diba, sir? Yun lang yung sa akin. Director Jugo, may nakikita ako ditong
ano, pwedeng maging ebidensya laban sa'yo. Copy, agent. Yung walang problema. The fact na nawalan siya ng malay, director. Since nandito na siya sa loob ng police department, eh, cargo nyo na yung buhay niya, director. Hawak nyo na yung kanyang kaligtasan. At dahil may nangyari sa kanyang hindi maganda, ito ay kapabayaan sa panig ng mga pulis, sir. No? At ikaw na nang batuta sa kanya, eh, responsibilidad mo yun, sir, na iwasan yung mga pangyayari ganun. At may nakikita ako dito na pwede kang makasuhan dahil dito, sir. Copy, agent, walang problema. So, magsasampa ako ng kaso laban sa'yo, director, na ito ay ang sasampa ko na lang sa'yo, director, siguro ay ano, nawalan siya ng malay eh dahil sa pagbatuta, pero pinapaliwanag mo naman dito na nawalan siya ng malay nagbatuta. Parang director, self-defense ang nangyari, agent. Attempted murder ang kakasa ko, director. Yung self-defense na ano mo, director, sa korte na lang, sa abogado mo na lang yung sabihin sa magtatanggol sa'yo, director. Copy, pero, agent. Pero ipafile ko tong kasong to sa DOJ. Ayun lang, director. Gusto lang kita i-inform na ikaw ay makakasuhan. Hindi na kita arestuhin, pero ipafile ko na itong kasong to. At ipapatawag ka na lang, director, sa korte. Ipafollow up ko rin yung kaso na yan. For the meantime, hayaan ka naming magampara ng yung trabaho until ma-hearing yung kaso mo. Copy, agent. At dahil sa isa kang police director, hindi naman namin basta-basta pipigilan yung pagtatrabaho mo. Kaya ikaw ay makakapagpatuloy pa sa pagtatrabaho, director. Pero copy that, agent. As soon as possible, kailangan ma-resolve itong kaso ito. Kasi di maari na merong pending case laban sa'yo. Copy, agent. Okay, director, ako ngayon at si Mr. Wiz Colabo ay pupunta na sa DOJ para mag-file ng, para isampa yung kaso laban sa'yo. Sige, agent. Ngayon na ba gaganapin yan, agent? Hindi naman ora mismo kung gusto mong maghanap pa ng mga abogado mo. At syempre, si Mr. Wiz Colabo ay kailangan din dyan ng abogado. Mr. Wiz, kailanganin mo ng abogado rito. Kasi sasampa ko tong criminal case dahil nawalan ka ng malay, Mr. Wiz. Wala po. Mr. Wiz. Copy, agent. Okay. Okay, director, ikaw ay kailangan mag-bail. Sa kasong attempted agent murder. Anong bangko mo, agent? 566. Alam mo naman na siguro kung magkanong bail ng attempted murder, director. Sikasuin ko lang yung papers. Yan, agent. Na-receive mo, agent? Receive, director. Director, makikigamit lang ako dyan sa inyong ano, computer. Copy that, agent. Download ko lang yung ano, yung form, tsaka sikasuin ko lang yung papers para sa kaso mo. Judge, bagong police director, Jugotic. Na? Ano na po siya? Na-appoint na? Yes, judge. Na-appoint na siya. Pero nung siya ay di pa director, may reklamo laban sa kanya. Itong taong to, si Mr. Wiz Colabo. At kakasuhan namin si judge ng attempted murder. Ang aming
ebidensya ay siya ay nawalan ng malay sa loob mismo ng selda ng PD. Pero sa ngayon, dalawa lang kami, Judge. At, hindi, basta ipa-file lang namin, Judge. Kung kailan pwede okay. ma-hearing ito, hindi, ah, sige na, po. Saka na lang, Judge. Wala ba si Judge Ban dyan, Judge? Andyan si Judge Ban, si Judge din, medyo, hindi ko pa maintindihan kasi kung anong hinihatol sa kanya, parang suspended na hindi ko maintindihan. Hindi ko kasi nakausap si Judgment. Ito na lang, re-record ko na lang muna tong ipapail yung kaso. Sige, agent po. Okay, attempted murder laban kay Director Chukotik. Ang complainant ay itong si Mr. Wiskulapo. Ang aming evidence ay si Director Jugutik ay umamin kanina. Siya mismo ang umamin na nawalan nga ito ng malay dahil sa kanyang pambabatuta sa loob ng selda. Kailan to, Sir Wis? 2 days ago, Judge. 2 days ago. So, yung time na yun, Judge, ay wala pa siyang Martial law na yun, Judge. Martial law na yun at wala pa. Noted. Hindi pa siya director. Noted, noted. Ganito mangyayari, Sir Wis. Pagka mayroon pang... Pag may available na naman kali, Judge, papatawag ka namin at saka si Director Hugo. Imbitahan namin kayo dito para gumulong na yung isinampa mong kaso. Copy, Judge. Sa ngayon kasi, dalawa lang kami ni Judge Ban na nandito ngayon. Walang magpe-preside pagka ganun. Sige. Andiyan pa si Judge Ban. Siguro siya na kukunin kung ano. Nandiyan siya. Kausapin mo na lang pagka ano. Copy, Judge. Ayun lang muna sa ngayon, agent. Papatawag ko na lang sila kung may dumating na magpe-preside. O iba pang judge. Okay, Judge Basil. Forward ko rin sa kanila tong kaso na to. Ang kukunin mo abogado mo ay si Judge Ban? Opo, agent. Si okay. Judge Ban na lang siguro. So, if ever na dyan pala si Judge Ban, kung sakasakaling pumasok kaya si Chief Justice Judge Basil, hindi paari ng ma-hearing tong kasong to, no? Yes po, pwede na ho. At kung manghihingi man ng judge si ng legal counsel si Director Jugo, nandiyan naman kayo, di ba? Yes po, agent. Tama po. Andiyan ba si Judge Ban? Si Judge Ban? Radio check? Judge? Judge Ban? Ay, may kausap daw ho siya. Saglit lang daw ho. Pero nandiyan pala, Judge, no? Apo, andiyan pa, nandiyan. Ayun, Sir Wis, kontakin mo na lang para makausap mo. So, i-inform ko nga itong si Chief Justice Judge, baka mamaya pumasok, hindi magkakaroon ng hearing dito since involved si Director Jugo dito. Sige, mas maganda ho, habang nandito silang dalawa, maasikaso na namin sa lalo madaling panahon. Tama. Oh, papasok daw ata. Yun. Mr. Wiskula po, siguro kailangan mo nang kausapin ang magiging abogado mo, si Judge Ban. Sige po, agent. At kayo na bahala, Judge Basil, kung kailangan din ni Judge si Director si ang judge, no? Judge Ban. Ito, ayan po si Judge Ban. Oh, may kausap akong client sa labas si Hinahanap ka nito ni Sir Wis. May daw siya sa'yo. Wis, ikaw pala. Magandang araw, Wis. Magandang araw, Judge. Judge, tutulungan kong ipaliwanag ang nangyari. Kasi inimbestigahan ko kanina. So, nagsampa kami ng kaso dito kay Director Jugo. Dahil, doon na siguro tayo mag-usap, Judge. No? Kasi sige, parang, sige. Ikaw daw kukunin yung abogado, Na-file naman yung kaso. Nino? Ako, Judge. Mavis? Ay, naunang tumakbo sa akin itong si director na nagulat nga ako, hinahatak ako sa gilid na may sasabihin siya. And then,
Ang nangyari is nag-open up siya sa akin na may kaso siya. Oo. Oh. Kaya ako natagalan, kaya ako na-delay kasi kausap ko dun sa gilid. Eh, then sino ang... nang kukunin mong abogado mo ngayon? Mr. Ruiz. Andiyan naman si si Judge Basil, oh. Eh. Sige, Judge. Ay, sige, Jen, kung ganun. Okay, so... Ah, dahil paliwanag ko na pala, no? Judge Basil yung yes, ano nangyari. Hindi, pwede mo na siyang, pwede ikaw na bahala sa kanya. Ah, ako na akong bahala. Kakausapin ko siya para mas malino yung niyang maidetali sa akin. Okay. O, sige, Mr. Ruiz ko lang po. Si Judge Basil na bahala sa'yo. Sige, agent. Ngayon ay nahaharap na sa kasong attempted murder itong si Judge, ay itong si Director. Siguro maganda, sir. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kaso niya at kung makalusot siya, saka natin ipapile ang kaso, no? Pero tanong ko lang, sir, ano ba nangyari? Titingnan ko lang kung pwede ba natin siya makasuhan din. Ah, sige po, sir. Ganito po kasi yun, nasa hospital po kami. Aha. Kasi pinasarap po yung tao ko, eh. Alright. And nag-apply po kaming sideline po sa HP, guard. Bali nung parang may umaaligid po sa ospital, si Denden po lumabas. Parang kinausap po ata yung... Sino yung Denden, sir? Yung best friend ko po sa tao, katrabaho ko po. Okay, lumabas, tapos? Parang tinatanong niya po ata yung mga tao sa labas na laman ng sasakyan. Eh, kaso, parang... may sagutan po atang nangyari. Tapos may officer po doon. Si director na po. Director? Hindi pa siya director dati, no? Ah, hindi pa po. Kahapon okay. Po nangyari. Tapos? Eh, hinuli niya po si Denden. Bakit daw, sir? Eh, kasi ano daw po? Wanted? Hindi ko po... Hindi po wanted si Denden, sir, eh. Ano, sir? Pinapahuli lang po siya. Hinuli po siya, bigla po siyang pinasasan. Sabi daw po, alien daw po, alien. Anong ikakaso natin kay Director, sir? Eh, kasi po, nabaril niya, binaril daw po siya ni Director. Binaril daw? Sinong opo. May ano tayo niyan, sir? Meron tayong evidensya dyan? May witness? Opo, yung sa hospital po, yung doktor po. Nawala ng malay, sir, yung kaibigan mo? Ay, sir, patay na po. Patay na? Opo. Kaya, nalulungkot nga po ako, eh. Gusto ko lang po sana magka-hostesya yung kaibigan ko. Kahit sabi nilang alien o may problema sa pag-iisip niya, eh sana maximum tolerance, sir. Hindi ka agad pinaputokan. Sir, pero ang pag alien kasi, sir, kahit walang maximum tolerance ang pulis, eh, hindi natin pwedeng makasuhan ng pulis nun pag alien. Iba kasi mga alien, sir, minsan lang ng alien. Basta ka na lang papatayin. Ganun po ba yan, sir? Nakakita ka ba ng sinyalis ng pagka-alien dun sa kaibigan mo, sir? Baka din naman ang alien virus, sir. Eh, hindi naman po. Ang sabi niya lang, ang sabi daw po kasi sa kanya, no? Wala daw po siyang takot, yung kaibigan ko daw po, si Denden. Paano mo lang takot, sir? Eh kasi, nung tinutukan daw po siya ng polis, sabi po ni Denden, putok mo. Oh? Eh, pinutok daw po ng polis, yun, nadali yung kaibigan, nalulungkot. Ako, hindi yun pagka-alien, sir, yun ay bugso ng damdamin na kapag ang tao ay nagagalit, kaya niyang sabihin, iputok mo. Nasasabi yun ng mga taong nagmamatigas, lalo na lalaki. Kayang sabihin yun, sir, pero dapat ang pulis, hindi yun ipinuputok. Opo, yun nga po yung problema. Nakita mo yung pangyayari, sir? Hindi po, pero yung doktor po. Sinong doktor yan? Si Doc Sky po ata yun. May medical record po sila, agent. Tara. Kailangan natin ng witness, sir. Tsaka may isa pa po akong reklamo, eh. Sige, sir. Isa-isa lang natin, sir.
Mayora. Mayora! Nakita ko na siya. Sir FIV, yes, kung Mayora. Hindi ka na po busy, may gusto rin po sana kung i-consult po sa inyo. Ah, sige Mayora. Sige Mayora, bibigyan kita ng oras kasi syempre, naman Mayor, halaga ang mga oras mo. Sir, pwede bang hintayin mo ako saglit yan? Kakausapin lang ni Mayora. Apo. Tara Mayora, saan ba tayo mag-uusap? Dito na, sa labas? Apo. Ah, sige Mayora. Ano ba yan? Sir FIV, kasi po, Office of the Mayor is humihingi ng tax sa mga business owners. Yes. Si Denver po ang aking official na tax collector. Nagpunta po siya sa Benny's Rec para maningil ng ilang beses na po ata. Diba, Sir Denver? Pero yes, itong last time na pumunta siya para maningil, imbis na pera ang ibayad, bala daw po yung ibibigay sa kanya. Gusto po sana namin pumunta ng Benny's nakasama ka, Sir FIV, just to make sure na safe kami kasi syempre may threat na. Pwede naman yun, Mayora, pero pwede rin nating gawin yun na kahit wala akong mayor, kahit na yung mga pulis ang kasama nyo, pwede naman. Ay, gusto ko lang din kayong sige, Mayor, kung nire-request mo, pwede naman. Sige po, Sir FI, kung kakausapin mo pa si Sir, makakapagintay naman po ako. Mayor, your request, pagbibigyan kita Mayor, si Sir ay makakapakintay naman. Salamat. So, pwede na po tayong pumunta sa Benz? Yes, Mayor, pwede na ngayon. Sadali lang. Sir, merong importanteng request si Mayor. Pwede bang hintay mo na lang siguro ako dun sa tapat ng PD, Sir, or sa FIB building? Okay po, office. Dahil dyan. Kasi personal request ni Mayor, Sir, meron din. Tingin ko importante din itong pupuntahan niya kasi hindi daw maganda yung nangyayari. So, unahin ko muna si Mayor, Sir. Sa hospital, Sir, pwede rin. Since doon din naman tayo pupunta sana kanina. Apo. Thank you po. Sige, Sir. Sundan mo lang sa sasakyan nila, Mayor. Copy, agent. Saan sa bakay si Mayor? Diyan sa kotse? Diyan sa kulay black. Yes, eh, diyan. Sila mauna. Si Mayor. Mauna tayo diyan? Hindi. Sige, sundan mo lang. JJ, on the way namin sa Venice. Happy. Doon na rin kami. Mga officers, papunta na sa Venice. Eagle 1, nasa area na. Sir, umuha na kayo, sir. Tara, mauna tayo, Maro. Copy that, sir. Isa thermal, isa lang na to thermal, sir. Counter eh. Ito masyado mabilis kasi may iwan siya ng mayor. Ba yan? Bukas yung harap? Check mo nga, pare. Hindi, kakatukin natin siguro. Bababa na ako. Yes, sir. Sarado nga tayo, pare, yung sarap. Sir, BMCPD. Ito ba dyan, sir? BMCPD, sir. May tao ba dyan? May
ano na to, thermal kami sa ano, sa likod na gate isa. Ito sir, may approaching na nakapula rito sa likod. Ano nga yun? Tanghali. Oh, magandang tanghali, sir. Anong may paglilingkod natin, sir? Si Mayora pa daw. Anong pangalan mo, sir? Sir, ako nga pala si Beng Amagho. Ano ka dito, sir? Tatrabaho ka ba? Yes, sir. Ako ang... Beng Amag, naalala ko na. Ikaw daw ay ano. Sinabihan mo daw na... Bala ang ibibigay sa tax collector, sir. Bala ang ibibigay sa tax collector. Talino ba si Ayon nang ngungulekta dito? Yes, sir. Eh kasi ang gusto sana namin mangyari, si Mayora, baka kasi hindi tao ni Mayora yun. Ayon namin magtiwala basta-basta. Gusto namin si Mayora sana ang personal na makausap. Oh. Ayun, mahirap si naman, sir. Si Mayora, sir. Mahirap naman kasi, sir, di ba? Magbibigay kami sa taong hindi namin kilala. Pero eh, sir, nasa ano siya, nasa BMC app bilang tax collector. Baka sir, hindi nyo na lang, sir. Kita, sir. Ah, ito nga, nakita ko ito nga, ito. Hindi ko siya na ano. Sir, eh, maganda pa rin po yung para po, ano. Pabukas nga ng, ano, ng Venice sa loob. Sa loob tayo, sir. May tao ba dyan? Pabukasan nga ako dito. Hop. Wait lang mo dyan. Venice. Sige, sige. Andiyan ba si Mayora? Saan si Mayora? Ayun si Mayora. Uy. Ayun, sir. Magandang tanghali, Mayora. Kamusta po? Ah, mabuti naman po, Sir Ben. Pasok po kayo. Pasok po kayo. Mayora, pasensya ka na kung nakapagsalita ako ng ganun sa collector mo. At kasi hindi ko pinagkakatiwala ang lupos. Huwag na bodyguard. Ewan ka dyan, Mayora. Copy, sir. Well, actually, Sir Beng, nasa BMC app naman po si Sir Denver. Hindi ko nakita. So, pero, legit naman po. Kasi di ba, naalala mo, Mayora, yung nagsabi ako sa iyo na may nakita akong mga naka-uniforme na may hawak na ganito, eh, which is gunban, kinonfirm ko din. Yung eagle ba natin, sir, eh, naka-monitor sa taas? Yes, agent. Dito lang kami. Thank you, sir. So far, clear naman. Or pumasok ka nga sa taas. Doon sa building na yun. Saan, sir? Doon, sa mataas sa building na yun. Isa mo, double time. Ay, kanina, sir. Naku, sir, na... Saan ba yun, sir? Dito, sir. Dito o doon sa bilihan ng sasakyan? Sa car dealer. Nagsimula sa car dealer. Eh, sir, ano yun, sir? Nagkabigla. Officer? Ari ka bang bumayos sa dyan, officer? O dito sa taas sa bubong? Sir. Business. Siguro dahil ako naman yung naiiwan talaga dito, ako muna yung magsasuffer. We will babayaran naman namin. Okay, sir. Don't worry, Sir Beng. Yung mapupunta dun sa pera na nakokollect namin is para makatulong din naman dito sa syudad. Unang-una, para makatulong sa mga polis, tag-tag allowance, sa mga taong walang trabaho, syempre. Sa mga taong walang panggamot sa ospital, katulad ng sinabi ko kahapon kay Toksong, pwedeng lumapit sa Office of the Mayor. Yun yung mga isa sa mga pwede kong gawin sa makokollect ko na pera. And also, magpakain sa mga tao. Saka Mayora, no? Pwede bang patanong na konti? Totoo ba na ipagbabawal mong tato? Yeah. Pero pinag-iisipan ko pa yun, Sir Beng. Okay. Wala pa namang final... Naman po, yeah, about... Kung ano po yung mapag-desisyonan nyo, irerespeto namin as a abiding citizen po. Apo. Ay, pwede ko bang makita yung, ano, yung collector nyo para at least sa susunod na punta niya dito? Sure. Sir Denver. Oh, parang... Napagubit ka, pare? Ay, kanina pa pala. Eh, patingin ng ID mo, pare, para sa susunod, eh.
maano ka, ma-recognize kita. Oh, Denver Palua, Palermo. Sige. Eh, kanino ko ba i-send yung ano namin, yung tax namin, tsaka magkano total? Sir, Sir Denver, magkano pa lahat? Check ko lang, sir. Sige, sige. Sir Beng, makakaasa ako na every time na pupunta dito si Sir Denver, is safe naman siya. Yes. Wala naman kaming hangad na gulo. Gusto lang sana namin mag-collect talaga. Pagpasensya mo na din, Mayora. Hindi ko lang talaga siya nakita noon at hindi ako nakapag-check. Pero, ayun nga, yung na-check ko, nandun naman siya. Ako, Mayora, talaga, ayoko lang na sinisiraan ka. Alam mo yan, Mayora. Ayoko na sisiraan nilang isang mabuting Mayora namin. At unang-una, napakabuti mo sa amin. Sa ngayon, sir, ang tax 360,000. What hanggang ngayong araw, sir. Okay. Pwedeng malaman ng iyong bangko, Ginong Denver? Bangko ko, sir, 668. Ako din ay humihingi ng pasensya pa umanhin sa iyo, Denver. Sa nasabi ko kanina, nagkawa nga ng hindi ko kasi alam na talagang ikaw ay lehitimong taga-Singil Mayora. So balik ngayon eh, nalaman ko na ikaw ay mapayapang makakapunta o makakapaningil dito ng aming buwis na dapat naman ibinibigay namin para makatulong din sa ating gobyerno. Paumanhin din Mayora sa mga nasabi ko sa kanya, at yun ay nadala lang ako ng aking bugso ng damdamin. Pero wala kaming balak o anumang kilusan na ginagawa against sa pamamalakad mo, Mayora, sang-ayon kami na. Naku, sir. Walang balak, sir. In a base yung pinagtangka ang hindi kita kinakausap, sir. Yung attorney ko kausapin mo, sir. Ay, yes, sir. Okay. So, yeah, about din sa attorney na lang. But, Sir Veng, inuulit ko, nitiwala ko na every time na pupunta dito si Sir Denver is maayos naman siyang makakalabas. And, tax lang naman yung pinagta namin dito. Walang gulo na magagano. Pero natutermal kami, kami coach, hindi din kami manggugulo, Mayor. Alam mo yan. Kung may mga paratang sa amin, yung attorney na lang namin nakausapin to. Alam nyo namang kami ay sumusunod sa batas at pamamahalan ninyo. At pamalakad ninyo. Ilan? Okay po, Sir Ben. So, sige, maraming sige. Salamat. Sige po, sige po. Pali, huwag nyo lang pong kalimutan yung everyday na tax natin. Na yes, Mayora. 40,000 po. Mm-hmm. Okay. So, maraming salamat po. Sige ho, Mayora. Naway kayo'y laging ligtas. At umaba pa ang inyong pamumuno dito sa amin. Yes, hiling of course. Yan. Hiling yan ng mga taga-MEC. Copy. Okay sige po. Thank you. Sige po, sige, sige. Ingat po kayo. Ganun sa iyo, FIB. Sige, sir. Salamat. Sige, sige. Umayo kayo at mag-ingat kayo sa inyong lalakaran. Naway humaba pa ang inyong pagsiservisyo dito. Papatawag ka na lang namin, sir. Kami, Director. Pagka... Sige, okay. Salamat, Judge. Ano sa atin, Director? Ano na yung kailangan natin kay Doctor? Yung ano po? Na baril si ano, si yung sinasabi mong Denden. Ano yung pangpilyan niya? Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam ang apelyido ng kaibigan mo? Ano nga yung... Yung nabaril sa PD? Si Doc Wolf dapat nandito. Doc? Ay, si Doc Wolf po pala. May nakagamot daw sa taong binaril na may nakakita din. Sa... Ay... Opo sir, nakita ko rin po yung nangyari sir, pero hindi po ako yung nag... Pero anong nakita mo, Doc? Anong... Kwento mo lang yung nakita mo. Base po sa nakita, nagkakainitan sila. Okay, Doc. Sige, Doc. Ikwento mo na, ng buong sa presinto na po yun, Doc. Ay, sir, sa presinto na yun. Pero may nangyari pa daw dito bago. Okay, yung nakita mo lang, Doc. Kung may nakita mo, kwento mo. Yung nakita ko po, nagkakainitan sila sa presinto. Tapos naglabas po... Sa presinto? Bakit, Doc? Nasa presinto ka? Opo, sir, kasi nawalan po ng malay si Denden. Ginamot namin doon. Ginamot nyo doon si Denden? Opo. Okay. Tapos nung pupunta na po sa selda, nagsasagutan na po silang dalawa. Okay. Tapos yung police naman, sir, yung officer, naglabas ng batuta, pinagpapalo-palo.
Batuta. Pinagbabatuta. Tapos, nagsabi na yung police sir na ay naglabas na ng baril. Tapos, sabi ng police, tumubog barilin kita. Mm-hmm. Tapos, sir, ayun. Sagot naman ni Denden, sir. Sige, putok mo. Sige, putok mo. Tapos, ang ginawa naman ng police, pinutok na. Okay. Yan sino, pala, sir. Sino pa ibang si nakakita, Dokul, sir? Pala yung gumamot kasama ko si Dokul. Nakita mo rin, sir, yung pamamaril sa nagkangalang si Denden? Yes, sir. Tapos nung binaril siya, Dok, ano nang nangyari kay Denden? Pinulsuhan ko na, sir, pagkatapos, hindi ko naman pulsuhan eh. Wala na, patay na? Wala na, oo. Sino-sino pang witness to, Dok? Kaming dalawa ni Dok, tapos yung pulis. Sinong pulis, Dok? Yung namaril, sir. Yung Jay nagsisimula pa ngayon. Paano nalaman itong impormasyon na to? Kasi nung time po na yun, tatlo po kaming magkakaibigan, nag-apply po muna dito bilang sideline guard. Yung isa po naming kaibigan, sumama po dun sa pagpunta sa presinto, sa PD. Tapos binalita na lang po sa akin ng kaibigan ko po. Tapos nasa radyo din po ako nila Doc po. Okay, so pwede kong isampa tong kasong ito. Doc, ano mga pangalan niyo, Doc? Doc Wolf, sir. And sir, yan po yung ID. Patingin ang ID, Doc. Itong Sky. Sorry, Doc, patingin nga ng ID mo. Ito akin, sir. Okay, Doc. Tatanungin ko kayong dalawa. Willing ba kayong mag-testify, tumistigo, maging witness sa kasong isasampa ko laban kay PMCPD Police Director Chugutik? Kakasuhan ko siya ng murder. Since itong si Denden, kailangan din natin ng pangalan niya, Doc. Pwede bang i-search niyo sa inyong mga records dyan kung anong pangalan nung kinabot ninyo? Sige, sir. Oo. Tapos, willing kayo mag-testify. Kayong upo dun sa witness stand. Ako magsasampa ng kaso. Mauro, di ka nga, Mauro. Sir. I-assign ko sa itong kasong to. Ha? Yes, sir. On behalf of FIB, tulungan mo ako sa kasong to. Si Police Director Chugutik, nung siya ay hindi pa director, ay may binaril. So, nangyari, tinutukan niya ng baril, sinabing, ano sinabi niya, Doc? Kung hindi ba daw titigil yung... Titigil. Ipuputok ko to, sabi ka, Doc? Hindi, wala naman siya sinabi, sir. Pero tinutukan niya lang. Tapos sinabi nung Denden, iputok mo. Yun. Parang sabi niya, hindi ka titigil, puputok ko to. Tapos sabi din, putok mo. Ano ba yung sinabing hindi titigil? Bakit ba sinabi yung hindi titigil? Ano kasi, sir, parang ginamot namin siya yung nag-distress yung police. Tapos, nung medyo okay na, pinapapahinga namin, ayaw magpahinga. Ayaw magpahinga? Oo, parang dumidiretso siya dun sa hagdan paakyat. Pero sabi namin, pahinga ka muna. Tapos, kinakausap siya ng police. Parang binabastos niya pa yung police. Hindi siya nagpapahinga, Doc. Pa-ano na siya, sir? Mapapunta na siya dun sa selda niya. Magpapahinga na sana, Doc. Oo. Tapos, binabastos niya na yung police. Kumbaga, parang binidisrespect niya na din. Tapos, yun. Binatuta. Tapos, nung binatuta, ayaw pa rin tumigil. Tinutukan ng baril. Ay, tumigil saan, Doc? Akala ko mapapunta na sa selda, sabi niya. Oo, sir. Kasi lumalaban pa rin eh. Nanunulak eh.
Nanunulak? Kahit di pa siya nakakapagpahinga? Opo, sir. I-drop natin tong kasong to. Mababasura tong kasong to dahil parang alien yung napatay. Pare, i-drop natin tong kasong to. Yes, wala tayong laban dahil kapag nabigay tayo ng statement, makikita na dun na alien, itong kaibigan mo, tinama ng alien virus. Nanunulak, sabi ni Doc, hindi pa nagpapahinga, nakikipagtulakan na sa pulis. Okay. Wala pare, wala tayong magagawa para sa kaibigan mo. Ito po, agent. Ang nangyari dapat doon, kapag ka napansin mong may alien virus sa kaibigan mo, isumbong mo ka agad para may paggamot sa bowling block at nang hindi lumala, no? Tama. Ano pa pare? About po dun sa ano, sa tax po kasi namin, hinaharas po kami ni ano, Judge Basil tsaka ni Dina, yung dating judge po. Paano hinaharas yan? Eh nung pumunta po sila ng tao para manguha ng tax tsaka bumili din po kasi sila. Eh sinisingil po nila kami sa tax. Eh ang sabi po namin ay yung owner po yung magbabayad kasi tagaluto lang naman po kami. Aha. Eh wala naman po talaga kaming maibibigay kahit pinag-uusapan na namin na paghahatian namin yung 300k. Ang sabi ko nga sir, ano po eh, magkakasino muna ako para mabayaran yung tax. Kaso, parang nagalit na din po kagad sila eh. Ilang beses pa kayong siningil pare? Ay, di ko lang po alam. So, ang may kasalanan dito nakikita ko, yung boss niyo, kung sino man yung owner ninyo, kasi ba't di siya nagsisettle ng tax? Oo, pero sana binigyan lang po muna kami ng ano po, ng warning o kaya formal complaint, ganun po. Kausapin nyo siguro si Mayor, pare. Ano ba kung anong nangyari, bakit di kayo binigyan ng ano? Pero narinig ko kanina, parang okay na ata ah. Nakapagbahid na opo, kayo ah. Okay, opo, nabayaran ko po kasi nakapagkasino po ako eh. Tapos, ang ano ko lang po eh, parang nabastos po kami ng dalawang judge po eh. Kasi pinagsasabihan po kami ng tanga, tapos pinagtataasan po kami ng boses eh. Ano kakaso natin doon? Disrespecting Taco Vendor? Di naman, sir. Kasi sa sobrang pagpipilit nila sa amin magbayad, eh, kahit hindi kami may-ari. Harassment? Kahit hindi kayo may-ari? Mahirap na kaso to. Dapat ipinaharap kasi yung may-ayong may-ari. Pero ilang beses na ba kayo sinisingil? Baka kasi hindi naman, baka naman kasi hindi ipapakita yung may-ari. Baka hindi nagbabayad, kayo ngayon yung sinisingil. Tapos, hindi kayo nagkasundo, wala yung may-ari, hindi nyo nabayaran. Ayun, pinasara. Anong kakaso natin harassment sa mga judge? Kasi parang, bakit tayo ka? Bakit judge naniningil? Wala ba ang tax collector? Wala po yung tax collector po nun. Sinong kasama nilang naniningil doon ang mga judge? Sila lang? Si Mayor Tokyo si Mayor, po, tapos si mga polis. Si opo. Ay, personal kayong pinunta ni Mayor. Opo. Opo. Eh kasi, sa HP naman po, napagbigyan sila pero kami, di po kami napagbigyan eh. Napagbigyan? Kasi wala naman po kaming alam sa mga batas, ganun po. Paano napagbigyan sa HP? Paano napagbigyan? Hindi po agad sila nakapagbayad nung kahapon. Anong basihan natin dyan? Dok, napagbigyan daw kayo sa ospital? Wala kaming alam dyan, sir. Sila Doc Morgan. Kanino kasi nanggaling yung informasyon na yan, pare? Sir? Ay, Doc Morgan po. Anong sabi ni Doc Morgan? Napagbigyan monthly sila? Monthly daw po sila nagbabayad, opo. Monthly? Hindi po sila nakapagbayad kahapon. Hindi sila nakapagbayad kahapon? Opo. Nabanggit po kasi nila si Mamita daw po. Sure ba yan? Hindi sila nakapagbayad kahapon? Hindi ko lang sigurado po eh. Eh pare, hindi tayo dapat ng mga hindi siguradong informasyon, no? Kapag hindi natin din dapat irrelevant yung i-compare natin itong iba, ibang establishment kasi hindi rin natin alam kung ano yung situation nila sa kay Mayor.
at sa tax nila. Apo. Pero yung sa inyo, yung sa inyo, yung reklamo mong harassment, nagkamurahan ka mo, baka naman minura nyo din para, hindi kaya? Ay, hindi po. Hindi yung yun. Kaibigan kong si Dendon, parang lasing siya magsalita. Ay, nako po. Malakas lang po. Hindi, parang lasing rola. Oo po. Parang ako lang nakikita makakaso dito sa mga judge. Kasama din nila si Mayor, on behalf of Mayor siguro, sila ay tumutulong lang magpaliwanag siguro bukol sa tax, no? Opo. Naintindihan ko. Isang ano lang siguro yun, mainit na pagtatalo. Pero, hindi sapat para kasuhan natin mga judge. Opo. Kasi sa'yo, depende na lang kung may iba pang nangyari, may pananakit bang nangyari, sinampal ka ba? Wala naman po. Wala. Pinilit kayo, kamo kung pinilit kayo eh, nagbayad ba kayo on that time? Hindi rin ata, di ba? Kasi napasara yung tako. So, ibig sabihin, hindi rin kayo napilit. So, yung harassment na sinasabi mo na pinilit kayo, pero hindi naman kayo napilit, ay wala yon. Halimbawa, pag pinasa natin yan sa korte, sinampahan natin mga judge ng harassment, pamimilit, tapos malalaman sa statement ninyo na hindi naman kayo napilit, so walang nangyari doon, di ba? Pinilit kayo pero hindi naman kayo napilit. Paano natin papatunayan ngayon sa korte na pinilit kayo ng judge kung hindi rin naman pala kayo nagbayad in the end? Eh, ito po kaya. Kasi nung nakaraang linggo po, may nagpapatok sa tao po. Sino? Tapos... hindi po namin kilala. Ako, anong... Tatlo po kasi ming nagtitinda nun eh. Sino bang tapos... kakasuhan natin dyan? Sino ang re-reklamo mo? Ano mga nagpaputok? Opo. Paano natin kasi... kakasuhan kung hindi kilala? Hindi, ganito po kasi nangyari nun, agent. Nung nagpaputok po sila, na down po yung dalawa kong kasama, eh bali sinundan ko po yung ano, yung nagpaputok sa amin. Gamit po nila cruiser ng police. Dito sa may ano, PMCPD. Alright. Na-report ko rin po to kay Sir Mauro eh. Okay Mauro, i-investigan mo to kung may katotohan itong sinasabi ni Sir, ha? So Sir, anong ebidensya natin Sir? Kasi alam mo, mahirap din ang magbase tayo sa mga hearsay. Yun nga, okay. Agent yung sabi ko sa kanya nung nag-report siya sa kasi... akin. Sige po. Kasi nung sinundan po kasi namin, dumiretso po sila sa HP. Ay, sa PD po. Sa PD. Paano natin mapapatunayan ngayon yan? Sino bang nakakitang pulis nun? Wala. May iba ka pang kasamang nakakita? Wala po. Ako lang po mag-isa eh. Sige, ganito. Hindi naman sa ini-ignore natin yung complaint mo, pero i-investiga natin yan, no? Apo, kumbaga, pwede naming silipin, no? Pero siyempre, hindi tayo basta-basta pakakapagkaso, pakaka-aksyon kapag ka walang nakikitang, wala tayong ebidensya. So, Mauro, Officer Mauro, Sir. Magman-man ka sa nangyayari sa PD since may reklamong ganon. May nagpaputok sa kanila, pumunta sa PD, baka mamaya mayroong dirty cup. So, yes, sir. Kaso, huwag mo silang questionin nang walang basihan. Kailangan magmanman lang tayo. Tingnan natin kung makakuha tayo ng lead na malilink dito sa sinasabi ni Sir na magpapatotoo dito sa statement na to, no? Yes, sir. Yan lang naman. So, ganun, Sir. Huwag i-imbestaga kami. Hindi rin tayo basta-basta kasi pwedeng kumilos na lang ng kakaso, maka-aresto. Meron tayong tinatawag na due process, Sir, para sa bawat tao na nire-reklamo. Naintindihan ko po. Tsaka wala rin po talaga akong ebidensya eh. Nasabi ko lang po talaga na i-report ko lang. Yes, Sir. Kasi nagtitiwala po ako sa mga sheriff po kaila Sir Mauro tsaka Sir Aris. Ano nga uling pangalan mo, Sir? So, Nesrin po. Mauro, handle mo tong kasong to kay Mr. Yes, Nesrin. Mr. Nesrin, apelyento ba? Miller po. Miller. Mr. Nesrin Miller. Kasi yun yung kaso sa kami. Patingin ng ID, Sir. Report mo sa akin kung anong mangyayari sa kaso to, ano? Ha? Mauro. Yes, agent. Mauna na ako doon, Mauro. Sa... Thank you, agent. Ano? Sige, sir. Sige, sige. Ah,
Naro, unlock mo. Mauna na ako dun sa sinasabi mong nag-apply. Yung statement nila, yung statement naman nito, sir, eh, nasa akin na. Kinukulay yung pangalan. Ay, nasa akin na ba? O sige, tara nito. Nga pala, sir, mayroon pa rin akong napansin sa BMCPD. Ano yan? Yung bigla ang promotion ng isang tao na si Asi Tao ka pa. Bakit? Ano nangyari? Nung nakaraan kasi, sir, nakaraan pa yun eh. Pag re-armor ko sa PD, nagulat ako, may tinyente. Tinanong ko ngayon yung ID niya. Ah, kapitan pala. Sir, pwede bang malaman yung pangalan? Sabi kong ganun, agent. Sinabi naman niya sa akin, pinakita yung ID. Asi Tao ka ba? Police captain. So, nagulat ako. Medyo nagtanong ako sa kanya, sir, na bago kang policer, sumagot naman siya ng yes, sir. So, nilista ko sa listahan ko yun, sir, na ire-report ko sa iyo, sir. Na bakit nagganon yung BMCPD? Parang ang bilis ng promotion, kaka-hire lang sa kanya. And then, may nag-report pa din sa akin isa, sir, yung Den. Ang apelido naman ay... Teka, sir. Den Masukal, sir. Yung ano, nagpunta siya sheriff nung nakaraan. Ang report niya ay siya ay nakasuhan ng illegal possession of firearms. And then... Den Masukal, hindi ba yun yung sinasabi kanina na parang alien? Yun na ata yun, sir. Pero nung nakaraan naman, sir, kausap ko, hindi naman, wala naman siyang pinapakitang sintomas na alien. Nakapag-report pa nga sa akin, sir, nung nakaraan. Ano ka mo? Anong nangyari? Anong... May kaso siya na ano, sir, illegal possession. Illegal possession of firearms. And then sabi niya wala siyang pambil nung on the spot na nahuli siya. Nakatulog siya doon ng 2 araw, sir. And then nung gumising na siya, magpapaprocess sana sa police, ay pumunta daw yung police, sir. And then iniipit siya, sir, na sinabi ng mga police, kasi sinabi niya sa police na wala siyang pambil. Uh-huh. Ang naging sagot daw nung BMCPD, sir, kaso hindi niya alam yung pangalan ng pulis, ay ano raw, papalayain siya, ang kapalit ay pagtatrabahuhin sa kanila. Sabi ko, sir, ano yung pagtatrabahuhin, pakilinaw? Magiging ano daw siya, sir, parang kolektor, pag nanakawin siya and then iririmit dun sa mga pulis. Nagpakilala daw, sir, alias June, yung pulis. Ang mahirap dito, kung yung sinasabi mong Den Masukal, ayun din pala yung Den na alien. Ayun lang, sir. Wala na tayong, ano, makukuhang statement. Patay na, sir? Hindi ko alam, kasi yung sinasabi kaninang Den ay hindi alam ang apelyedo. Yung sa akin, sir, Den Masukal na taga-Taco eh. Yeah, hanapin mo yun. At kailangan natin ng statement mo. Yes, sir. Tapos itong sinasabi mong Tao ka ba na naging tinyente? Nung tinignan ko yung system, wala naman nung nakitang tinyente doon, kundi recruit ang nakita ko. Sakko. Kitang-kita ng 2 mata ko, sir. At saka pinakita pa yung ID niya. Sige, questionin natin yung susunod. Tatanungin ko, usapin ko, ano nangyari. Yun lang naman yung napansin ko na medyo kakaiba na ginawa ng director nila, na si Director Pero Itachi. Pero kung sakasakali man, nung ikatotohanan niya, natotoo. Anong gagawin natin ngayon? Patay na si Director Itachi. Wala na tayo re-reklamo. Okay. Nasabi ko lang sa'yo, agent, for... Tama yan. Sabihin mo talaga sa akin. Pero ang ating ending, parang wala tayo na re-reklamo. Pero maganda pa rin ang sinasabi mo sa akin yung mga ganyan. Yes, sir.